Grabe, love. So, as you can see, nakasuot tayo ng mask kasi para sa video na to, pag-usapan natin about coronavirus. So, ayun na nga. Muna-una is yung mga kumakalat na, opinion ko lang ha, mga kumakalat na video doon sa Facebook. Kasi merong mga nag-share doon sa Facebook na mga fake news ang sinishare nila. Alam nyo po, please tigilan nyo na po yan kasi mas, imbis na kumalma ang tao, mas lalong nagpapanik kasi dahil sa mga sinishare nyo na fake news. Please tigilan nyo na po yan, hindi po yan nakakatulong. Parang awa nyo na po. Kasi hindi po maganda yan. Pangalawa is, paano po natin ito maiiwasan? Ako sa sarili ko, nag-research ako, nag-explore ako sa internet. Kagaya ng YouTube, kagaya ng sa Google, ganyan. Pag nakakita ako ng mga video dun sa Facebook na mga sinishare nila, ng mga fake news, ganyan, nakikita, nalaman ko na lang ng fake news kasi yun nga, nire-research ko nga, ganyan. So, imbis na, sabi ko nga, imbis na mag-share tayo ng mga ganyang video, dapat mag-ano po tayo, mag-search po tayo kung paano natin siya iwasan. Kagaya po nung napanood ko na video ni Dr. Willie Ong, sabi niya above 40s daw, lalo-lalo na yung mga age 70s to 80s, ganyan yung mga lola-lolo na natin, ganyan, na mahihina na ang immune system, or meron din namang bata pa na mahina na ang immune system, mabuti na lang po na umiwas, ganyan, at mag-search po tayo kung paano natin iwasan ang coronavirus, ganyan. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, do research po mga baby loves bago po tayo maniwala sa mga fake news. Kasi yun na nga, paulit-ulit kong sasabihin na marami pong nagkalat ng mga fake news. Kaya sa mga, uulitin, paulit-ulit ko din pong sabihin, sa mga nagkakalat po dyan ng mga fake news sa Facebook, please tigilan nyo na po, hindi po talaga nakakatulong. Instead na mag-send po kayo or mag-share kayo ng video na ganyan, sa Facebook or anywhere sa internet, mag-research na lang po kayo kung paano ito iwasan at paano ito paano gawin para maiwasan. Ganun po ang ibig ko sabihin. Kagaya nga po yun, sinabi nga po ni Dr. Willie Ong ang paano nga po daw iwasan yung ating coronavirus na kumakalat, yung ating, wala naman tayo. Paano nga ba iwasan ang coronavirus? Sabi ni Dr. Willie Ong, avoid lang daw po. Unang-una pala is palakasin ng immune system. Pwede sigurong mag-take tayo ng vitamin C or uminom tayo or kumain tayo ng may mga masitruses na ano na mga prutas gaya ng orange, tapos lemon. May nakita ko na kaibigan ko na nag-post sa Facebook yung ginger at saka lemon. Yan, shout out sa iyo ano bakit? Alam mo na kung sino ka. Sam L1er, yan. Nag-post siya ng sa Facebook na gano'n. Gano'n po dapat yung mga sineshare natin. Tapos yung kaibigan ko rin na nag-send ng picture sa akin or video na sineshare ko din sa Facebook about dun sa Singapore yan na nag-meeting sila dun eh about sa coronavirus. Yun, sineshare ko po sa Facebook ko. Yung mga Facebook friends ko po. Yun, tingnan nyo na lang po yung video na yun, panoorin nyo po. Ganun po dapat yung mga sineshare nating video, hindi po yung mga fake news na lalong natatakot kasi yung ibang tao, mga baby loves. Huwag naman pong ganun. Nakakaawa naman po lalo po yung mga taong walang alam. Please lang naman po, huwag na po tayong mag-send ng mga video na ganyan. Kasi hindi po talaga nakakatulong. Instead, mag-share na lang po tayo ng video, paano iwasan. Ayun nga, sabi nga ni Dr. Willie Ong is, maghugas lagi ng kamay kung merong lalong lalo na pag nandun ka sa labas, kasi sabi niya nga dun sa video niya is hindi ka naman mabubuhay na hindi magtatrabaho, kailangan mo rin kumita ng pera, tama naman siya doon, so kailangan mo magtrabaho, kumayod, ganyan. So habang nasa trabaho ka or anywhere or may hawak kang something or anything na ano na bagay ganyan na hindi mo na hindi mo alam, na lahat naman tayo nang nahawakan natin, hindi natin alam kung may germs eh, kahit dito sa bahay meron yan eh, kahit saan eh. Pero ang ibig ko lang sabihin is yung pag merong mga tao na hindi pa nila alam na may coronavirus, sila nahawakan nila yung anything na ganyan, kunwari yung lamesa ganyan, tapos nahawakan mo din yon tapos hindi mo alam,
hinawak mo na pala sa mukha mo, o kaya kinalikot mo yung mata mo, yung ilong mo, ganyan, o sa bibig mo, doon ka pumahawa. At saka yung kung merong ubo yung tao, kahit ubo lang or sipon, ganyan, kayo na lang pong bahalang umiwas para, or kayo na lang pong bahalang umiwas at huwag na lang pong mag-comment para hindi po masaktan yung tao. Kagaya nga po dito, nadi-discriminate na po kaming mga mga Pinay, mga Asians dito, kahit na hindi naman tayo Chinese or wala tayong coronavirus, nadi-discriminate na po tayo dahil po sa kumakalat na coronavirus nga. Lalong-lalo na po yung mga Pinoy sa Italy, nakakaawa, nakakapag-alala, kasi nga nade-discriminate na sila doon kahit hindi ka naman Chinese, kahit wala kang coronavirus. Kahit ako, Selva, naranasan ko na rin dito doon sa trabaho ko. Nakita ko ng Italiano po nagsabi, alam kong Italiano yung kasi hindi siya mukhang German, yung itsura niya Italiano. Sabi ba naman agad sa akin na nung nakita niya ako na Asian, coronavirus, o di ba nakakasakit yun, discrimination yun mga baby loves. Kaya, yun na nga, para maiwasan po natin, para hindi po tayo matakot, mag-research po tayo kung paano iwasan ang coronavirus. Kasi sabi ni Dr. Willie, paulit-ulit kong sinasabi, pero yun nga, sinishare ko lang at sinasabi ko lang po kung ano po yung mga nalalaman ko or anything. Basta, maghugas lagi ng kamay, yun ang sinasabi ko. Tapos, avoid touching your face. Kung nasa public kayo, wag na munang iwasan. Huwag nyo na munang kalikutin nyo ang inyong muka, iwasan na lang po muna natin yan, lalong-lalo na pag hinawak nyo na somewhere sa elevator or sa escalator or anywhere, ganyan, anything. Huwag po natin huwag po tayo mangungulangot agad or magmumuta or ganyan. Basta ganun na lang po. Hindi naman po ako eksperto, pero gusto ko lang sabihin yung mga nalalaman ko, yung mga na-research ko, yung napanood ko ng mga video na alam ko naman na totoo yun. At saka, yun nga ang payo ko lang po, pag may nakita po kayo, sabi ko nga kanina, may napanood po kayo ng mga fake news or mga video na hindi niyo kayo sigurado, do research muna bago po kayo maniwala. So, yun na nga, para maiwasan po natin, lagi po tayong maghugas ng kamay at gumamit ng mga disinfection, kagaya ng alcohol, at avoid touching your face po, lalong-lalo na po pag nasa public kayo at hindi nyo alam kung saan nyo hinawak yung kamay nyo, kagaya ng escalator, elevator, ganyan. So, ganun na lang po mga baby loves. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana nakatulong po sa inyo at avoid spreading fake news sa ating Facebook, ganyan po, or anywhere na sa internet. Instead, mag-research na lang po tayo paano maiwasan. Prevention po. Yun po ang i-share natin para makaiwas po tayo lahat. Maraming salamat and God bless po. Hanggang dito na lang po ang ating video. Until my next video, God bless. Mwah!